Hello guys, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Shoutout po kay Sir Harold of Ilocos, sir. Welcome, sir. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. Your unit po, the High Kappa 2011 High Kappa T-Rex by WE. Ito po yung semi and full auto version made in Taiwan. May kasama na po siyang bala 0.23, isang pack. At saka number 14 na power up green gas pop dyno. Tapos ito po yung inyong additional, sir, 0.30 and another gas tank na number 14. Okay, so again, this is the 2011 High Kappa T-Rex semi and full automatic. Ayan. High Kappa T-Rex semi and full automatic. Okay, unit po ni Sir Harold of Ilocos. Okay, again, welcome to 5th Generation Hobby Shop. And again, shout out po kay Sir Harold ng Ilocos. Sir, welcome. So, ito na po ang inyong unit, sir, DWE High Kappa T-Rex. Ito po yung may semi and full automatic silver slide black frame made in Taiwan by WE. Okay, so ang kasama po sa package ay number 14 green gas pop dyno at saka yung bala niya na 4,000 shots 0.23 grams airsoft BBs. Okay, and yung additional nyo po na another tank number 14 and yung 0.30 grams naman na airsoft BBs. Okay, 2,500 shots po. Okay, so ito po yung mga kasama sa unit: owner's manual, magazine. This is 30 rounder capacity magazine. So sa magazine po, ito po, hinihigpitan din po yung pinaka-bulb nito. Dalawa po kasi yung bulb ng magazine. So, ito po, kung meron po kayo or mas maganda, meron po kayong gas bulb tool, ito, magagamit nyo po talaga siya sa mga bulb ng ating magazine. Kasi paminsan po, lumuluwag po yung mga bulb nito. No, lumuluwag po yung mga bulb. Okay, so, ihigpitan lang natin. Yan, katulad yan, may gear po siya. Para sa bulb po talaga yan. No, para sa outlet bulb. Ayan, medyo maluwag po. Ngayon naman, dito sa inlet bulb naman, tanggalin lang natin yung mag base. Tapos, ito naman po yung ginagamit sa inlet bulb. Ayan. Okay, so, kasi paminsan po, lumuluwag po yan. Pati yung screw, inihigpitan din po yan. Okay. So, mas maganda, meron po kayong ganito. Ang tawag po nito ay gas bulb tool or gas bulb key. Balik lang natin yung mag-base. Okay, so this is 30 rounder capacity po. Lagyan lang natin siya ng gas. Sa paglalagay po ng gas, sir, kailangan inverted position. Ayan, tutok mo lang yung nozzle dun sa inlet bulb. Then, press nyo po. 1,001, 1,002, 1,003. Okay, 3 to 5 seconds po. Okay, so itabi lang muna natin yung magazine. And then, meron po siyang kasamang mounting plate para po sa red dot optic. Okay, red dot optic po. Yung red dot optic po, pakita ko lang sa inyo. Okay, sir Harold, sir, ito po yung red dot optic. So, bali, itong plate na to, ito po, yung kasamang plate, ito po yun. Yan na sa ilalim. Yan po yung plate. So, magagamit nyo po siya kung kakabitan nyo po ng red dot sight. Kasi nakakabitan po yung ating, yung inyong High Kappa T-Rex. So, kung gusto nyo kabitan ng red dot, yan po yun. Yung meron siyang, meron kang dot na makikita. Ayan. Yan yung red dot. Okay. So, pwede po yung ating T-Rex kabitan ng red dot. Kaya meron siyang mounting plate na kasama. So, itago nyo po ito. Just in case in the future, nalagyan nyo siya ng red dot sight.
So, ito po yung ating unit, Sir Harold. Ito po yung 2011 High Kappa T-Rex 5.1. Ayan, 5.1. Standard barrel po siya. Standard size. 5.1 with the semi and full automatic. Okay? So, ito po yung switch para sa semi and full automatic. Ito naman po yung manual safety. Ito naman po yung grip safety. No? Grip safety. Okay? Ito naman po yung kanyang sight. Okay? Naka-fiber optic sight. Okay? So, check po natin yung kanyang manual safety. So, kailangan po, ikakasan nyo muna bago nyo siya ma-activate sa safe. Yan. So, working po siya. Ngayon, pag naka-down po yan, safety off. So, pwede na po siyang pumalo. Yan. Okay? So, ulitin po natin. Pag naka-down, pwede na po siyang pumalo. Pero pag hindi po naka-diin tong yung kanyang grip, yung kanyang beaver tail grip safety po, hindi rin po siya puputok. Ayan. Kahit anong kalabit nyo po, pag hindi engaged tong kanyang grip safety, hindi rin siya puputok, sir. Ayan. So, kailangan diinan din po siya. So, once na diinan mo na siya, puputok na rin po siya. Ayan. Okay? Sa kabilang side naman po, eto naman po yung switch para sa full auto and semi-automatic. Okay? So, kung gusto nyo pong full automatic, yan po, nakababa. Full automatic po yan. Pag gusto nyo pong semi-automatic, iaangat nyo lang po yung switch. Semi-automatic po yun. Full automatic, bababa nyo po. Pero, bigyan kita ng tips, sir, advice, na pag gusto mong full automatic, mas maganda, full automatic lang. No? Pagka gusto, puputok ka naman, semi-automatic, mas maganda, semi-automatic lang. Kasi yung switch na yan, pag taas-baba, mabilis makasira talaga yon. Taas-baba. Bawa, lagi po kayong magsiswitch unto semi, then full, semi, and full, semi, and full. Talagang mabilis ma-worn out yung, o ma-wear and tear yung pyesa. Okay? So, mas maganda kung full auto, petix lang kayo sa full auto, and then semi-semi lang. Okay, semi-semi automatic lang. So mamaya i-test natin yung semi and full automatic. Okay, so naka-fiber optic sight siya. Ito sir, nare-remove po itong sight. Adjustable po yan, elevation yung sight. At natatanggal po yan kung gusto nyo pong lagyan ng red dot sight, red dot optic. Okay, so ayan po, naka-magwell na siya, 30 rounder capacity magazine. Tapos po pwede nyo po siyang lagyan ng flashlight kasi meron siyang railing. O pwede rin po siyang lagyan ng tracer units kasi may tread po yan, yung outer barrel. So, ayan po, 5.1 2011 High Kappa T-Rex. Ayan po yung mga markings. Meron siyang markings dito sa barrel. Yan. Meron siyang markings na 0.45 ECP. Yan, WE po siya, WE brand, made in Taiwan. Okay, so ganda niya. Yan. Now, lagyan natin siya ng BBs para ma-chronograph testing po natin kung ilang EPS po. Okay, so may gas na po ito dahil kanina nilagyan natin. So, indicator na may gas. Ito po, pag diniinan nyo siya, matigas. Pag diniinan nyo talaga yan, lalabas dyan yung gas. Dito, re-release sa gas route. Dyan po lalabas yung gas. Okay, so indicator, malalaman natin may gas pa. Matigas po yung outlet bulb. So, lagyan lang po natin ng apat. Okay. So, iti-test po natin siya sa chronograph kung ilang EPS. Ayan po yung ating chronograph. Okay. And, kukonnect lang natin sa phone. Ayan. So, dito po natin makikita yung result mamaya kung ilang EPS. Okay? So, testing po, Sir Harold ng Ilocos Sur, your 2011 High Kappa T-Rex semi and full automatic. So, punta muna tayo sa semi-automatic. Angat mo lang yung switch. Okay? Testing. Okay, firing. Wow, lakas. Malakas po talaga yung, honestly speaking po, talagang nararamdaman ko po yung palag, yung recoil, yung kick. Talagang malakas si T-Rex. So, ang EPS niya po ay 362.10.
Yan, 362.10. Okay, 350.3. Ayan. Ayan. And 355.2. Ayun yung kanina eh. So, tatlo lang yung binasa. Okay, so yung isa hindi binasa. Okay, so yan po yung data niya, yung result. Ayan po, yung una po ay 362, tapos 350, tapos 355.2. So yan po yung EPS nung ating T-Rex. Kasi nag-open chamber na po, hindi binasa po yung last. Okay, nag-open chamber. So ayan po, pag nag-open chamber, release nyo muna yung magazine, sir. Always release the magazine muna. Ayan, release the magazine. Tapos, eto po, alalayan nyo po yung slide. Gawin nyo po, tulak nyo lang siya ng bahagya. Ayan, konting-konti lang. Tapos, bababa nyo tong slide stop. Then, tsaka nyo siya bibitawan. Okay, huwag nyo pong gagawin ganito. Ayan, yung hindi nyo po alalayan kasi mapupudpud po tong part na to. Pag napudpud yan, hindi na mag-open chamber. Okay? So, ngayon, lagyan pa natin ng bala. Mas maraming bala. Para matest po natin yung full automatic. Okay, 14 shots po ito. Tetest natin yung full automatic. Okay, Sir Harold ng Ilocosur. Testing, sir, your 2011 High Kappa T-Rex semi and full automatic. So, testing po natin yung semi muna, semi-automatic. Firing. Okay. Ang semi-automatic po, isang kalabit, isa lang po labas. Sa full auto, isang push mo lang ng trigger, lalabas po lahat ng bala. Okay, so sa semi-automatic muna tayo. Okay, now ang full automatic naman, baba mo lang yung switch. Ayan, full automatic. Okay, ito po yung full automatic. Ayan, yan po yung full automatic. Ilalabas niya po, isang diinan nyo lang, ilalabas niya po yung bala. Okay, so open chamber na po siya. Wala na pong bala. Release sa magazine. Then, alalayan nyo lang yung magazine. Ay, yung slide. Then, hammer down. Okay, Sir Harold of Ilocosur, sir. Okay na po ang inyong unit. Kung may question po regarding sa inyong unit, message lamang po sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.